Today is my lazy day. Later, isi-share ko sa inyo yung mga napamili ko ng 11-11 sale. I decided, okay, zero na lang ako sa assignment. Lumiyab yung pan ko dito sa kitchen. Ang nice ng itsura niya. Hindi ko sinasabi na I'm doing all these dahil mabait akong tao. Hey guys! Welcome back to my channel. Ang dami na screen ko, sorry ah. But today is a Wednesday. It's 4:45 in the afternoon. I woke up at I think 12 to 1 p.m. Today is my lazy day. I'm just gonna do the bare minimum today. Okay, hindi ko naman kayo na-encourage na huwag gawin yung responsibilities nyo. But I just want to normalize yung hindi pagiging productive 100% of the time. Sa tong araw na to, sa downtime ko, last week, yung week ng 11-11 was the most stressful week for me. I had to choose between studying for my law class at ina-acknowledge ko ang fact na weakness ko talaga ang pagme-memorize. Mahina talaga ako sa pagme-memorize, guys. Or, gagawin ko ba yung assignment ko for another class? So, I decided, okay, zero na lang ako sa assignment. Ayusin ko na lang yung law class ko. So, yung sinabi ko sa inyo, nakakaririn ko ang school. Well, I changed my mind. I'm just gonna try to focus on the subjects na value-adding sa magiging practice ko. Anything that has to do with numbers like finance, math, mga real estate classes, but yung mga general electives lang, bare minimum. Later, isi-share ko sa inyo yung mga napamili ko ng 11-11 sale. Most of those actually are for gifts. Nakatambak na sila dyan sa sala ko, so para ma-unbox ko na sila at ma-organize ko na, papakita ko na rin sa inyo. I have a meeting at 6 p.m. It's a group meeting. Alam niyo, sa totoo lang, hindi ko gusto yung mga group exercises kasi usually meron talagang isang tao na pinaka-maabala. Regardless kung ako yung pinaka-maabala or not, I feel like hindi siya equitable arrangement. Hindi pa ako kumakain ng lunch today and may meeting ako ng 6 p.m. So order muna ako ng food. Gusto ko ng masarap na pagkain. Meron pala akong share sa inyo. Diba, sa isang video ko, sabi ko goal ko maging platinum member ng Grab. Platinum na ako. Pakita ko. Flex ko lang. Oh. Platinum ka kasi mas mabilis maka-earn ng points. Like for every 100 pesos spent, 12 yung points na ma-earn mo. Eh diba, alam niyo naman ako, lahat ng mga rewards program, points program, mga free vouchers, lahat ng opportunities to earn them, talagang tinitake advantage ko. Tapos, meron ding priority booking. May mga challenges yung Grab. Tinotal ko one time lahat ng na-meet kong cash and challenges saka spend requirement. Naka-almost 20,000 points just because of those. Yun yung mga pinambabayad ko ng free food. So, right now, meron akong 4,615 points. And, gusto kong kumain Burger King. Parang gusto ko ng mushroom swiss. Kayo ba? Anong favorite niyong food sa Burger King? Yung iba kasi gusto nila yung Whopper Jr. Yung points ko, pwede siyang pambayad ng 270 pesos sa bill ko. So, ang kailangan ko na lang bayaran ay 8 pesos. Nag-IG stories ako a few weeks back na nasunugan ako ng bahay and lumiyab yung pan ko dito sa kitchen. Umabot hanggang ceiling kasi nag-flare up siya. Tapos, ito yung itsura niya sa taas. Hanggang dito abot yan eh. Ayan o. May brown, may mga black-black pa hanggang dulo. Buti na lang walang major damage sa property. Kailangan ko lang pa-repaint yung ceiling, tsaka yung lahat ng pader dito. I think, ilang beses ko lang na-mention sa channel ko na hindi ako mahilig sa coffee. Hindi naman sa ayoko yung lasa ng coffee, pero hindi ko lang siya kinikrave. Unlike other people na hindi kayang mag-function kung di pa nakakapagkape. Pero guys, may share ako sa inyong masarap na coffee. 4 ingredients lang to. And masarap siya, promise. Ito yung unang kailangan nyo. Caramel sauce. Girardelli. How do you pronounce it? I don't know. Tapos, lagyan lang ng ice. Mas masarap pag mas malamig. Yung hinol ko last time is the UCC Black na tin can. Ito, mas madami siya. I think this is 500 ml. This is cold brew na black coffee. And then, I believe ito ang pinaka nagpapasarap sa lahat. Yung Coffee Mate, hazelnut, non-dairy siya, lactose free. So, hindi sumasakit yung shot ko dito. Okay, napunta na sa ilalim lahat ng caramel sauce. Super sarap. I got my food. Now I'm ready for the burger. Hindi siya appetizing tingnan. But it is good. Muntikan ko makalimutan, kailangan ko palang
padala yung pay ng assistant ko. Pag nagpapadala ako sa kanya ng salary niya, ginagamit ko din yung GrabPay kasi yung main bank ko, kung saan nakikredit lahat ng bayad sa akin sa projects, income ko, AdSense, and all that, nagcha-charge sila ng 25 pesos for transfer, eh ibang bank yung assistant ko. Ang maganda kasi sa GrabPay, free yung cash-in, be it e-wallet, through your banks, InstaPay na yon, pwedeng through debit card or credit card, pwede rin in-store like 7-Eleven, and then free din yung transfer. Sayang din yun ha, yung 25 pesos, kung twice a month ako nagpapasweldo, di 50 pesos din yun per month. Pero guys, yung mga cash-in nyo using credit card and foreign debit card, hindi yun pwede i-transfer. So nag-cash-in ako using bank account, and then ita-transfer ko siya. Naka-save na yung account details ng assistant ko sa akin para mabilis na mag-transfer. Guys, promise, sobrang sarap nito. Hindi ako mahilig sa coffee, pero sarap na sarap ako. Lalo na pag medyo buo-buo mong may higop yung caramel sauce sa ilalim. Alam nyo, diba na nag-launch ako ng budget planner for 2021. I'm planning to do the same this 2022. December ko yun ilo-launch para makapag-prepare kayo in advance. Nag-upload ako ng 2021 goals ko na video. If you haven't watched that yet, in case gusto nyo panoorin, link will be in the description box. Pero may isa akong goal na hindi ko ma-achieve this year, and that is the physical na budget planner. With all the things that I have to do kasi, like my work, my school, kailangan kong mag-decide ko anong kailangan kong i-forgo. And I guess best din na ang i-let go ko is the physical budget planner. Actually, may tip akong ma-share sa inyo. And when it comes to balancing kasi your wants and also your financial future, maganda lang na mag-implement ka ng mga control measures para ma-avoid mo yung unnecessary spending. So for example, every month, ang budget mo for fun and miscellaneous, 1,000 to 2,000 pesos. Pwede mo i-cash in yung amount na yun sa GrabPay mo. Kung ano yung pinasok niyo sa GrabPay nyo, yun lang yung pwede nyong gastusin. Pag nag-zero out na yun, ubos na yung budget nyo. Hindi kayo pwede mag-cash in ulit unless it's the start of another cycle and pwede na kayo ulit mag-allocate for that category of expenses. Hindi ko nare-recommend na gamitin nyo yung debit card ng payroll account nyo for online transactions kasi exposed siya sa risk. Doon po papasok yung income nyo. So, in case something happens, buong account nyo yung makukompromise. So, it's nice lang din na there's an added layer of protection. Baga may dadaanan pang account before ma-access yung payroll account nyo. And in fairness naman sa GrabPay, may OTP din sila tsaka meron silang biometrics authentication. Kanina pa ako nagpe-film nung haul, tapos na-realize ko, ang dilim pala ng itsura ko. So, nagpalit lang ko ng angle. But, ito na yung mga na-haul ko. First one, bumili ako ng Nintendo Switch. Ito na yung bagong model eh, yung OLED display. Kukontemplate ako kung yung regular Switch or yung Lite yung bibiliin ko. Pero si Nicole Alba, Bread Fam, sabi niya yung Nintendo Switch na daw para pwedeng multiplayer. So, ito yung kinuha ko. Ang nice ng itsura niya. Tapos, yung dock niya, nilagay ko na dun. Naka-set up na para sa Sunday kasi third birthday ng pamangkin ko. So, para pwede kami maglaro dito. And then, I got the Super Mario Brothers U Deluxe. Pero may dinownload ako dalawang games sa eShop ng Nintendo. Again, nirecommend lang din ni Nicole Alba. Si Nicole Alba ang nang bubudol sa akin. Next one, I got a box of the coffee I showed you earlier. Yung isang gatong bote, siguro tatlong inuman ko na kasi hindi naman ako malakas mag-coffee. Tapos, meron akong mga accessories dito na hindi pa nakabit. Lalagay ko na lang yung photo ng pabangkin ko dito. And, na-try na namin. Siyempre, mababay EQ ko. Tapos, hinawaan ko siya ng kababaan ng EQ. Gusto niya na din sakyan kagad. Pabangkin ko, medyo hirap siyang mag-step pa dun sa pedal. Tapos, pag sinabi mong remove, may lag na 3 seconds. So, kung gusto mong mas safe at medyo bata pa siya, ayan, pwedeng gamitan ng remote control. Ang kito, naiwan niya pa yung toy niya dito. Super cute ng pamangkin ko. Tsaka din na-drawingan niya. Yung next one, guys, it's by the brand Doyle and Fernham. I bought 4 pillows. Ito yung itsura ng isang pillow. And nagigets ko nga kung bakit ito nirecommend ni Jami Cruz. I change my pillows every 1.5 to 2 years. So, hindi ako bumibili ng sobrang mahal na unan talaga. Gagamitin ko pa to sa bago kong bahay, which will be turned over soon. Nag-email na yung developer na pwede nang i-turn over yung property. So,
excited. I got the Philips mixer, but this is not for me because I don't bake. This is for my sister. Christmas gift ko na to sa kanya. Alam niyo, natutuwa ako kasi this year I'm able to give my family and friends nice gifts. Nagbigay ako sa kanila ng budget tapos binalikan nila ako kung anong gusto nila. And nabili ko naman so far. So thank you so much for all the support kasi malaking chunk ng income ko ay from YouTube. I also bought CCTVs for my home kasi I live alone, 'di ba? So for security reasons na rin. And plan ko isa sa sala, baka isa sa kwarto. Iniisip ko kung magtatatlo ako, pero for now, dalawa muna yung binili ko. This is by the brand TP-Link. Meron na siyang motion night detection, night vision, 1080p na rin siya, micro SD card slot, and I believe meron na siyang two-way audio. By the way guys, noong 11-11, ang plan ko talaga, bumili ng gifts saka ng gamit for my home. And I was very strategic. Diba yung mga products discounted na, tapos yung Lazada may 50 peso discount for every 500 spent. And then I also checked yung mga tie-ups nila with payment facilities. Yung GrabPay, meron siyang 20% discount, maximum of 1,000 pesos. So sayang din yun, diba? Kasi hindi mo naman mapupulot yung 1,000 pesos kung saan-saan lang. So malaking tulong din. Kung gusto nyo i-take advantage yung mga generous discounts ng GrabPay during major sale, kailangan nyo mag-fully verify ng GrabPay wallet nyo. Libre lang naman yun, walang membership fee. Para ma-issuehan kayo ng GrabPay na debit card. So yung debit card na yun, virtual siya. Pwede nyo siyang gamitin sa kahit anong platform na tumatanggap ng MasterCard. In fairness sa GrabPay ha, generous siya magbigay ng discount. I'm not saying this kasi this video is in partnership with them, pero na-notice ko na sa lahat ng e-wallets na meron ako, actually parang halos lahat ng e-wallets na try ko, ginagamit ko din naman yung ibang e-wallets, pero in terms of perks and benefits, pinaka-generous talaga yung GrabPay. So next one, I got a knife set pang bahay ko. Yung may isa akong matinong kutsilyo dito, pero minsan kulang lang talaga siya. Grabe yung kadaldalan ko. Tatlong batteries na ako today. Ito yung stand ng knife set. Ang ganda niya, oh. Pwede siya sa counter. Ang ganda. Ang posh. Professional chef yan. Kumuha na ako ng metal handle kasi napansin ko yung mga kahoy na handle nangangamoy. Oh my gosh, ang dami pa. Hindi ko napapakita lahat, guys, kasi super dami nito. This one is from Zojirushi. And it's a 5-cup rice cooker. Masarap daw talaga. Oh! Masarap daw talaga to pang luto. May kasama na siyang steamer sa loob. Highly recommended talaga siya. And siguro yung reason ko kung bakit bumibili ako ng bagong gamit for my new home, it's just out of preference. Kasi a lot of the things that I have, medyo matagal ko na namang gamit. Eh, syempre, pag bago yung bahay mo, you'd want na bago din yung gamit. So, especially yon, bahay ko na talaga yun, hindi naman ako magre-rent lang. So, alam nyo, lahat ng tumbler ko ata ditong ginagamit, mga bigay lang. So, salamat sa mga nagpapadala. Itong ECPC talagang dito nakakalimot, from nipple tapes nila, to hair brush, to planner, to makeup pouch, pati ito. Ang ganda ng kulay, oh. May straw na kasama. Never silang nakakalimot. So, thank you, Shop Easy PC. Meron kaming deal ng brother ko. Kung marireach na yung savings target na sinet ko for him, tatapatan ko ng same amount para makabili siya ng equipment pang PT sessions niya. Para makapag-freelance work din siya. Para sa Christmas, para may mabigay naman ako sa kanya. Sabi ko, sige, spill over namin yung deal namin hanggang next year. 150 colors na colored pencil. For my favorite office mate, ito yung pinaka-favorite ko sa lahat, pinaka-close ko sa lahat, si Karen. So, nag-request siya ng griller. Ayan, first time ko lang naman makapag-gift sa kanila ng maganda talagang gifts. Matagal na daw itong nasa wishlist niya. Kaya I'm happy to be able to give it to her. Alam niyo, isa sa mga happiness ko talaga yung pag nakakapagbigay ako ng gifts. Hindi ko sinasabi na I'm doing all this dahil mabait akong tao. Pero ang sinasabi ko is self-gratifying siya for me na nakakapagregalo ako ng nice things to the people I love. Nag-request sa akin si Thea Jr. ng swimming pool. Sabi ko, may space ba dyan sa bahay niyo? Kasi feeling ko wala. Sabi niya, yes, there's space. So, bumili na lang ako ng maliit lang para magamit nila. Otherwise, sa kalsada sila magsi-swimming pool. So, this is by the brand Intex. Ito last, nirequest ng mom ko. Nakakatawa yung mom ko. Ang ginagamit niya, pangligo, Mustela Stellatopia Gel Lavant Cleansing Gel. Diba pang baby to? Hindi ko alam. Well, yung pangalan ng mom ko ay baby naman. So, in-apply niya na lang din sa pangalan niya. But grabe yung Mustela ha. Kung magiging mom ako,
if ever man na maging mom ako, siguro hanggang 5 years old yung anak ko, puro Mustela lang yung papagamit ko na skincare products. Kasi yung sister ko, grabe, yung anak niya sobrang ganda ng balat. Tapos ever since bata, maintained, Mustela lang. Ayan, the aftermath of the whole part of this video. That's it for my video today. If you have any requests kung anong types of vlogs yung gusto nyong next na i-film ko, let me know in the comment section. Thank you guys so much for watching and I will see you on my next one. Bye!